naman, Susan. Pero alam mo ba na meron din kahit may edad na manyika pa rin ang hilig? Ba? At ang mga manyikang niya mukhang totoong sanggol at di na rin laro-laro ang pag-aalaga. Parang nakakatakot. Yan ang kwentong inalam ni Katrina Son. Ang mga manika hindi lang daw para sa mga bata. Dahil ang ilan kahit matanda na, nag-aalaga umano ng manika na animoy tunay na bata. Mula sa detalye ng itsura, balat, gayang-gaya. Pati ang mga damit na sinusuot at gamit na binibili ng kanilang mga tagapag-alaga. Yan ang tinatawag na realistic o reborn dolls. Ang 33 anyos na si Ruan. Hands-on sa pagiging reborn mom sa manikang si Dorothy. Mahilig ako talaga sa manika. Parang fixation ko siya simula nung maliit pa. Nung tumanda ako, parang gusto ko pa rin ng doll, pero sabi ko, realistic. Nakahanap ako ng artist na pwedeng magawa ng reborn baby ko. Sa pag-aalaga sa manikang si Dorothy, tila nagkaroon daw siya ng kasama at anak. Introvert kasi ako eh. Sa akin, parang gusto ko lang nung meron akong baby. Parang stress reliever ko. Sa edad ko na 33, parang dapat mother na ako. Pero hindi pa rin ako mother. Parang gusto ko lang ma-feel na kung paano maging mother. Parang preparation ko siya in the future. May boyfriend ako, yes. Pero hindi pa kasi namin napag-uusapan yung marriage. Mula pangalan, pati mga gamit, ibinibigay umano niya ang mga pangangailangan ng manika. Animoy, newborn baby kung ituring din ng pamilya ni Rowan ang manikang si Dorothy. Kung minsan, hinihele-hele rin ito at inaalalayan na mistulang baby. Isinasama rin ito sa pagsisimba kasama ng pamilya. Tulad sa mga bata, may iba't ibang damit din si Dorothy. Sinearch ko siya sa Google. Ang ibig sabihin nun is gift from God. Yung preparation, una namili ako ng damit ng 0 to 3 months, newborn. Narealize ko, habang nasa akin si Dorothy, baby doll pa siya, pero hindi na siya madali. Yung mga milk, ganyan, parang kailangan mo talaga ng stable na job, ng financial talaga. Para magkaroon ka ng baby. Si Christina naman, paghahangad na magkaroon ng baby girl ang dahilan kaya nahilig sa reborn dolls. Nakita ko yung reborn doll sa online. Nagustuhan ko siya dahil para siyang tunay na baby. 2015, na-miscarriage ako. So gustong-gusto ko talagang magkaanak ng isa pa kasi meron akong eldest na 21 at boy pa. Siguro coping mechanism ko na magkaroon ng mga baby dolls. Mula sa itsurang newborn baby, meron na rin siyang nakapikit, nakadilat, nakangiti, at nakasimangot na batang manika. May sarili ring get-up ang mga manika ni Christina. Pagkadating nila, magsha-shopping na agad ako noon. Ibibili ko sila ng bagong socks, shoes, tsaka dress. Sleeping buddy ang tawag ko sa kanya kasi may insomnia din ako. So pag hindi ako makatulog, tinatabi ko siya talaga siya sa kama. So aba ako nagbasa ng books, minsan kinakalong ko yung isa. Yung mga negative thoughts ko tsaka yung longing for loss, nawawala. Ang mga manika niya, animoy tunay na bata. May mga sariling laruan at gamit din kapag nagutom. Kaya kapag may lakad ang pamilya, hindi pwedeng walang bit-bit na manika si Christina. Yung pinakamababa is almost 3K. Yung pinakamataas is 5K. Kaya lang di ko nakukompute na kung magkano kasi mapapagalitan ako ng asawa ko. Siguro mga 2,000 pag bumibili ako. Ano yun? Wala pa yun sa plano. Nafe-feel ko na mami ako. Gusto ko talaga ng maraming anak. Kaya siguro napahilig din ako sa dal. Manika mang maituturing. Nakatutulong naman daw ito sa kanila na maging masaya. Hindi mo siya maiintindihan hanggat wala ka dun sa posisyon ng tao na yun. So sana hindi nila i-judge. Maghanap kayo ng hobby na makakapagpasaya sa inyo. Ako si Katrina Son. At yan ang kwentong Dapat Alam Mo.